At para sa ikatlong kandila, sina Reynaldo and Amelia Bautista. Ay magsitayo para sa panalangin. Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Awitin po natin ang pambungad na awit. Thank you.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway laging sumaiin yung lahat. At sumaiyo rin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po, Padre. Ikatlong linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon o panahon ng Adbyento. Sa banal na misang ito, isama po natin ang ating mga daladalang kahilingan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tunghayan mo ang pananabik ng iyong sambayanan sa Pasko ng pagsilang ng Panginoon naming mahal. Pasapitin mo kami sa kagalakang dulot ng kanyang pagtubos at pasiglahin mo kami sa pagpapasalamat sa iyong kaloob. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Pinuspos ako ng Panginoon ng kanyang Espiritu. Hinirang niya ako upang ang magandang balita'y dalhin sa mahihirap. Pagalingin ang sugat ng puso, palayain ang mga bihag at bilanggo. Sinugo niya ako upang ibalitang ngayoy panahon ng iligtas ng Panginoon yaong mga tao na hinirang niya, at ang Jerusalem na ginawang ito'y pawang malulugod, anaki dalagang gayak ay pangkasal, siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
ako'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salin lahi. Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin na makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonica. Mga kapatid, magalak kayong lagi, maging matyaga sa pananalangin. Ipagpasalamat ninyo sa pangalan ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. Huwag ninyong hamakin ang anumang pahayag mula sa Diyos. Suriin ninyo ang lahat ng bagay at pulutin ang mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo niyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan. Hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo, tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon.
Sinugo ng Diyos ang isang tao na nagngangalang Juan, na parito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patutuo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatutuo tungkol sa ilaw. Nang suguin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang ilang saserdote at libita upang itanong kung sino siya, sinabi ni Juan ang katotohanan. Sinabi niyang hindi siya ang Mesiyas. Kung gayoy, sino ka? Tanong nila. Ikaw ba si Elias? Hindi po, tugon niya. Ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sumagot siya, hindi po. Sino ka kung gayon? Tanong nila uli. Sabihin mo sa amin para masabi namin sa mga nagsugo sa amin. Ano ang masasabi mo tungkol sa iyong sarili? Sumagot si Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang. Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ang mga nagtanong ay sugo ng mga Pariseo. Muli nilang tinanong si Juan, bakit ka nagbibinyag? Hindi pala naman ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta. Sumagot siya, ako'y nagbibinyag sa tubig, ngunit nasa gitna ninyo ang isang hindi ninyo nakikilala. Siya ang susunod sa akin. Subalit, hindi ako karapat dapat magkalagman lamang ng tali ng kanyang panyapak. Ito'y nangyari sa Betania, sa ibayo ng Jordan, na pinagbibinyagan ni Juan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sinindihan na po natin ang ikatatlong kandila na kulay rosas. Paanyaya ng kagalakan, Gaudete Sunday, kung sa Latin ang ibig sabihin ay rejoices, ano, kagalakan, gaudium, joy, paanyaya na maging masaya, magalak, at magdiwang. Marahil ay naranasan na ninyong kung halimbawa kayo ay maghuhulog sa isang raffle ticket, na halimbawa ay kotse ang grand prize. Ano? Tapos yung parang nakikinikinita nyo na pagdating ng raffle draw, ay iuuwi ninyo yung brand nyong kotse. Tapos parang plinaplano nyo na kung papaano kukunin, kung saan pupunta pag nakuha nyo na yung kotse na inyong mapapanalunan. Yun po yung gaudete. Ano? Bagamat wala pa, subalit nasa isipan mo, parang binibigyan mo na ng buhay kung ano ang mangyayari kung sakasakaling ikaw ay manalo. Parang ina-anticipate mo na, nasa isipan mo na kung ano ang iyong gagawin, sunod-sunod na yan. At pag ito'y napanalunan mo'y grabe ang kagalakan. Ito ang ibig sabihin po ng gaudete kung atin po itong ilalagay sa ganitong senaryo. Ano ho, nabagamat hindi pa dumarating ang ating Panginoon, hindi pa naisisilang, ipinagdiriwang na po natin ang kagalakang ito dahil sigurado tayong darating ang Panginoon.
darating ang Panginoon. Ito yung essence ng ating ipinagdiriwang ngayon. Sa ating mga pagbasa, nandoon ang paanyaya ng kagalakan. Kung pinakinggan niyo po ang ating unang pagbasa, si Propeta Isaías ay galak na galak dahil siya ang ginawa ng Diyos na maging instrumento para sa bayang Israel. Kaya ang kanyang kagalakan na nandoon pa ang mga Israelita sa Babylonia, parang sinasabi niyang magalak kayo dahil muli kayong kakalingain ng Panginoon. At ang kanyang pagkalinga ay tunay na pagkalinga bilang kanyang mga anak. Kaya ngay, ang paanyaya ni Propeta Isaías ay kagalakan. Kahit ang ating ikalawang pagbasa na kinuha po natin sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonica, kagalakan din po, kaya ang sabi niya dito ay, magalak kayong lagi, manalangin kayong lagi, at magpasalamat lagi. Tatlo po yun, kagalakan, panalangin, at pasasalamat. At nais ko pong bigyan ng diin ang sinabing ito ni Pablo sa ating ikalawang pagbasa, na kung saan ay ito rin po ang pinupunto ni Propeta Isaías sa ating unang pagbasa, na kung saan ay pawang kagalakan, magalak kayong lagi. Kahit sabihin natin sa sitwasyon ng unos, sa sitwasyon ng kapayapaan, kahit sa sitwasyon na ang isang tao ay may sakit, o nandoon sa kanyang kalusugan, kahit sa sitwasyon na ikaw ay nagugutom o ikaw ay busog, ang paanyayang ito ng ating Panginoon ay magalak kayong lagi. Hindi lamang kung ikaw ay nandoon sa magandang kalagayan, maging sa kahirapan, bakit kamo? Anong sinasabi po dito ni Propeta Isaías at ng ating ikalawang pagbasa ni San Pablo? Kailangang magalak dahil ang ikinagagalak natin ay ang ating Panginoon. Ang ating Panginoon. Kaya nga, para bagang sinasabi dito ng ating Panginoon, ano ba ang nagbibigay sa atin ng kagalakan? Ano ang nagbibigay sa atin ng kasiyahan? Kung ang nagbibigay sa atin ng kasiyahan ay paggamit ng gadgets, text dito, text doon, TikTok dito, TikTok doon. Ano? Na pag kayo ay inuutusan na ng inyong mga magulang, ay parang wala na yung kagalakan. Gusto nyo nandoon lang kayo sa isang tabi. Dala-dala ninyo ang inyong gadgets. Dala-dala ninyo ang inyong cellphone. Galak na kayo doon. Kung ito lang ang ating magiging kagalakan, may katapusan po ito. May katapusan ito. Kung ang kagalakan naman natin ay magkaroon ng dalawang bahay, tatlong bahay, dalawang sasakyan, tatlong sasakyan. Kung ang kagalakan naman natin ay kayamanan, ano? Halimbawa, magkano ba ang gusto ninyong pera? Pag halimbawa sinabi natin gusto natin magkaroon ng 1 million, hindi nyo ba alam na pag ikaw ay nagkaroon ng 1 million, ay hindi ka na masaya? Dahil gusto mo pang magkaroon pa ng mas marami, hindi lang 1 million. Dahil sabi nga po'y natural inclination ng tao ang walang kakuntentuhan. Kaya nga, kung atin pong pagninilayang maigi po dito ang kagalakan, ay pagkakaroon ng kakuntentuhan sa buhay. Ilan ba ang iyong asawa? Hindi ka ba nakukontento sa isa? Kagalakan mo ba na magkaroon ng number 2, number 3? Sinasabi nga ng isang manunulat, ang pinakamahirap na tao sa ibabaw ng lupa ay ang taong walang kakontentuhan. Subalit, yung mahirap na mayroong kakontentuhan sa buhay, yun
ang mayaman. Dahil kontento siya at nagagalak siya kung ano ang ipinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Magalak kayong lagi. Ikalawa, ang pasasalamat. Lahat naman ng bagay na ating tinatamasa ay hindi naman sa atin, kahit nga ang ating hininga. Lahat ng ito ay galing sa Diyos na kailangan po nating pagpasalamatan. Kaya ito ang paanyaya ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa. Magpasalamat sa anumang bagay na nangyayari sa atin. Dahil ang lahat ng ito'y hindi po coincidence. Lahat ng ito'y alam ng Diyos na nangyayari sa atin. Kaya dapat ipagpasalamat. At ang taong marunong magpasalamat sa mga natatanggap, sa mga nangyayari, ayun ang taong may kagalakan sa puso. Uulitin ko po, ang taong marunong magpasalamat sa mga natatanggap niya, sa mga nangyayari sa kanya, ay yung taong mayroong tunay na kagalakan sa kanyang puso. Ikatatlo, sa ating ebanghelyo, nang tanungin si Juan Bautista bilang main character ng ating ebanghelyo, mga pareseyo ang nagtanong sa kanya at mga isinugo ng ilat ilang grupo. Ano ang sabi ng mga nagtanong sa kanya? Ikaw ba ang Mesiyas? Ikaw ba ang propeta? Ikaw ba si Elias? Lahat ng ito'y itinanggi ni Juan Bautista. Kaya nga ang sabi ng mga isinugo, sino ka at bakit ikaw ay nagbibinyag? Hindi naman pala ikaw ang Mesiyas, hindi ikaw si Elias, ni hindi ikaw ang propeta. Bakit ka nagbibinyag? Klaro ang tugon ni Juan. Ang sabi ni Juan, ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Ang propeta Isaías ang may sabi nito. Ibig sabihin, identity ang tinutukoy at ang isyo ng ating ebanghelyo. Identity. Ano ba ang identity ng bawat isa sa atin? Bilang isang tatay, identity mo ang maging isang tatay. Nagiging good provider ka ba? Minamahal mo ba ang iyong asawa, ang iyong mga anak, ayon sa iyong identity? Bilang isang nanay, ano ba ang identity ng isang nanay? Bilang isang mag-aaral, ano ang identity ng mag-aaral? Napakalaking tukso kasi kay Juan kung titingnan po natin. Hinahanap nila ang Mesiyas at inaakala ng marami dahil mayroon siyang kapangyarihan. Nilalakipan ang kanyang mga sinasabi ng kapangyarihan dahil hiwaga alam natin kung papaano siya naging tao na kahit sa kabila ng katandaan ng kanyang nanay, katandaan ni Elizabeth, tingnan niyo po, maliban sa katandaan, ang kanyang nanay ay baog. Subalit, ipinanganak pa rin si Juan Bautista dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Pwedeng akuin ni Juan Bautista noon nung may lumapit sa kanya at magtanong, ikaw ba ang Mesiyas? Ikaw ba ang Elias? O ikaw ba ang propeta? Subalit, hindi ito ginawa ni Juan. Klaro sa kanya kung ano ang kanyang misyon, kung ano ang kanyang identity. Kaya nga, marahil ang ikatatlong pagninilay natin, ano ba ang identity natin na nakaakibat dito ang duties and responsibilities na dapat ginagawa ng bawat isa sa atin? Halimbawa na lamang, ako isang pari, identity ko ang pari, ginagampanan ko ba ang aking pagiging pari? Katanungan na tayo lang po
ang makasasagot na kung saan ang Panginoon ang nagtatanong sa atin. Sa tatlong ito na ating pinag-usapan, magalak lagi, magpasalamat lagi sa kahit anong sitwasyon at ma-identify natin kung ano ang ating identity. Sa tatlong ito, mararanasan natin ang tunay na kagalakan kung ito'y natutupad ayon sa pamamaraan at in line sa kalooban ng Diyos. Sa ikatatlong linggo na ito ng Adbyento, ikatatlo ng paghahanda natin para sa pagdating ng Panginoon, hilingin po natin sa Panginoon na tunay nga na mapaghandaan natin ng tunay at manahan sa atin ang tatlong ito nang sa ganun, sa Kapaskuhan, sabi ko nga, hindi nasasabsaban ipanganak ang ating Panginoon kung hindi sa bawat puso natin na nag-aantay sa Kanya. Nang sa ganun, maging makahulugan at mabunga ang ating pagdiriwang ng Kapaskuhan. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa ginaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukong sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, nababanaag na natin ang katuparan ng tipan ng Diyos at ng tao. Sa tanglaw ng ating pananampalataya, hingin natin ang pagpapalang idudulot ng ating paghihintay sa pagdating ng Kanyang bugtong na anak. Ang atin pong itutugon sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang sa pangunguna ng mga hinirang namamuno sa Simbahang Katolika ay magabayanawa nila ang mga mananampalataya na maging marapat sa paghahanda sa pagdating ng Mesiyas. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang liwanag na palalaganapin ng Mesiyas sa sanlibutan ay mabanaag nawa ng sangkatauhan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagpapalang taglay ng bugtong na anak sa kanyang pagdating ay maipagkaloob nawa sa mga taong dumaranas ng iba't ibang anyo ng pagsubok at mga tiisin, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang kapayapaan at pagmamahalan ang pumuno nawa sa mga tahanan na mabubuo sa ating parokya, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan ng ating mga puso, muli po nating itaas ang ating mga daladalang kahilingan. O Diyos, mapagkalinga naming Ama, ang katuparan nawa ng iyong pakikipagtipan ay ganap nawa naming matamo sa panahong ito ng pagdaloy ng iyong mga pagpapala at mga biyaya. Sa pamamagitan ni Hesukristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. See you.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maihain nawang lubos ang matapat naming paglilingkod sa pagganap sa itinatag ng iyong anak. At sa pakikinabang sa iyong pagtubos sa aming lahat, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang anak mong dinaiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Luluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na espuso, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling naming kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan
ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon, naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Makaluluhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Tayo'y manalangin. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan namin ngayon sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan ay magpagindapat nawang kami maging handa para sa Pasko ng pagsilang ng iyong anak na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas.
Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrims Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Panghuli, para sa ating tuwirang paghahanda sa Kapaskuhan, ang oras po ng Misa de Gallo ay sa ikaapat at kalahati ng madaling araw at ang simbang gabi sa ikalima ng hapon, maliban ngayong araw ng Linggo na sa ikaanim ng gabi. Kayo pong lahat ay inaanyayahang mag-alay ng mga dried goods tulad ng bigas, delata, noodles at iba pa na ating ipamamahagi sa mga nangangailangan nating kaparokya at mga kababayang taga-Tingloy at Isla Verde. Mangyaring magabayan po tayo ng mga gawaing nakapost sa ating FB page. Muli, ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-anim ng gabi. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at ng mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito, maging sa mga taong mawiwisikan ng banal na tubig na ito na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparaanong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.